Hello! Kamusta kayo? Nasasabik na ba kayong malaman kung ano ang bago nating araling ngayong linggong ito? Simulan na natin! APP 5 Industrial Arts, ikatlong markahan. Araling 8, nakagagawa ng proyekto na ginagamitan ng elektrisidad. May mga ipapakita akong larawan. Alamin natin kung ano-ano ang mga ito. Ano ang unang larawan? Ikalawa. Ikatlo. Tama. Ang unang larawan ay electric grill. Ang ikalawa ay long nose. At ang ikatlo ay side cutter, na pawang mahalaga sa paggawa ng mga proyekto na may kinalaman sa elektrisidad. Kung ating matatandaan, ang ating aralin noong nakaraang linggo ay tungkol saan? Tama! Mga kagamitan at kasangkapang pang-elektrikal na ginagamit sa paggawa ng proyekto na ginagamitan ng elektrisidad. Bago tayo makagawa ng proyekto, mahalagang malaman natin ang pagpaplano sa paggawa ng proyekto tulad ng paggawa ng plano ng proyekto, mga materyales at kagamitan na gagamitin hanggang sa pamamaraan sa paggawa. Ano ang proyekto? Ang proyekto ay isang gawain na kapakipakinabang sapagkat ito ay paggawa ng isang bagay ng mga natutunan mo sa mga nakalipas na aralin. Sa paggawa ng proyekto, dapat na makagawa ka muna ng plano. Ang plano ang siyang magiging gabay mo sa pagbuo ng isang proyekto sa gawaing elektrisidad. Ang pagpaplano sa paggawa ng proyekto ay nagsisilbing alituntunin upang matapos ng maayos ang proyekto. Malaking tulong din ito upang makatipid sa oras, pagod at mga gastusin sa iba't ibang materyales sa paggawa ng napiling proyekto. Narito ang template ng plano na inyong gagamitin sa paggawa ng inyong proyekto. Kailangan natin punan ang mga hinihingi impormasyon upang maging maayos ang ating plano. Gaya ng pangalan ng proyekto, layunin, guhit, ilustrasyon, kagamitan at mga materyales, mga kagamitan at kasangkapan na kakailanganin, pamamaraan, at puna. Handa ka na bang gumawa ng iyong plano? Bibigyan kita ng sapat na oras upang magawa mo ang iyong plano. Gawain. Gumawa ng plano para sa proyektong iyong nais gawin. Matapos mong gumawa ng isang plano ng proyekto, ngayon ay handa ka na gumawa ng isang malikhaing proyekto sa gawaing elektrisidad. Paggawa ng extension cord. Ang extension cord, isang kable na dinadaluyan ng kuryente na ginamit upang pahabain ang haba ng isang kordon ng kuryente. Ano-ano ang mga materyales sa paggawa ng extension cord? Kakailanganin natin ang mga sumusunod. Una, flat wire. Ikalawa, male plug. At ikatlo, convenience outlet. Ano-ano naman ang mga kagamitan sa paggawa ng extension cord? Long nose, combination pliers, distornillador, at wire stripper. Ngayon, alam na natin ang mga kagamitan at materyales na ating kakailanganin. Gawin na natin ang ating plano. Narito ang halimbawa. Mga hakbang sa paggawa ng extension cord. Pangalan, baitang at section, petsa na nagsimula, petsa ng pagkatapos sa paggawa. Pangalan ng proyekto, paggawa ng extension cord. Layunin. Na ipapakita ang tamang paraan ng paggawa ng isang simpleng extension cord. Napapanatili ang seguridad at kaligtasan sa paggawa. Drawing of process. Dito sa drawing of process, maaari tayong kumuha ng pictures o kaya naman iguhit ang extension cord. Mga hakbang sa paggawa ng extension cord. Mga kagamitan at materyales. Long nose pliers. Wire cutter. Screwdriver, flathead or fillet, one-piece convenience outlet, one male plug heavy duty,
3 metro ng gauge number 14 stranded wire. Mga pamamaraan sa paggawa. Number 1. Ihanda ang mga materyales at kagamitan gagamitin. Napakahalagang nakaredy na ang mga materyales at mga kagamitan upang hindi tayo maabala sa ating paggawa. Number 2. Paghiwalayin ang dulo ng cordon o wire na magkabilang dulo na may 1 pulgada ang haba. Number 3. Tanggalin ang tornilyo sa male plug. Number 4. Balatan ang cordon na pinaghiwalay gamit ang wire sweeper o cutter. Hatiin at itwist ang wire. Number 5. Iikot sa male plug ang wire na binalatan. Higpitan gamit ng Phillips screwdriver. Gawin ito sa magkabilang bahagi. Ilagay na ito sa plug. Number 6. Kunin ang convenience outlet. Buksan at kunin ang 2 tornilyo. Kunin ang 1 pang dulo ng wire. Iikot muli ang wire at ilagay sa tornilyo sa loob ng convenience outlet. Number 7. Ilagay na ito sa loob ng convenience outlet, ikabit gamit ang Phillips screwdriver, gaya ng nasa larawan. Number 8. Ikabit na ang wire. Siguraduhin na maayos ang pagkakabit. Dahil kapag hindi maayos ang pagkakabit ng wire, maaaring mag-cause ito ng pagputok o pagkasunog ng ating extension cord. Number 9. Pagkatapos may kabit, takpan na ito. Itornilyo ito ng mabuti. Number 10. Ito na ang natapos mong proyekto. So, napakadali lamang gumawa ng 1 extension cord. Ngayon, handa ka nang gumawa ng iyong extension cord. Sundin ang plano sa paggawa na ipinakita ko. Mag-ingat sa paggawa at hingiin ang gabay ng iyong magulang sa iyong paggawa. Ngayon naman, kayo ay gagawa ng 1 simple circuit. So, panoorin ang video sa paggawa ng simple circuit. Maaari mo itong gawin gabay sa paggawa. Bibigyan ka ng puntos sa pamamagitan ng rubric na nasa ibaba. Pumunta sa link na ito sa YouTube upang mapanood mo kung paano gumawa ng 1 simple circuit. Mahalagang matutuhan ang tamang kaalaman at kasanayan sa paggawa ng proyekto upang walang masayang na panahon, oras, kagamitan at budget na iuukol dito. Tapusin ang anumang nasimulan upang maging kapakipakinabang ang iyong proyekto. Sagutin natin ng tama o mali ang mga sumusunod na pangungusap. Number 1. Maglaan ng oras at panahon sa pagpaplano sa paggawa ng proyekto. Number 2. Malaking tulong ang pagpaplano sa paggawa ng proyekto upang makatipid sa oras, pagod at gastusin. Number 3. Maaaring gumawa ng proyekto kahit walang pagpaplano. Number 4. Dapat sundin ang mga materyales na gagamitin sa plano na isasagawa. And number 5. Piliin lamang ang nais na gamitin kahit wala sa plano sa paggawa ng proyekto. Ngayon, tapos na ang ating aralin. Paalam hanggang sa susunod nating pag-aaral!